Merong mga ganong kliyente na madaling kausap. Pero guys, marami rin kliyente na nasyashock. Hello, 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 hello. This is Feel Good Business TV. At muli, ako si Irene. So guys, ngayon sa video ko na to, magkukwentuhan lang muna tayo, mag-uusap tayo, hindi muna ako gagawa ng kahit anong tutorial. Pero guys, I'll make sure na sa video ko na to ay may matututunan kayo. Okay? So guys, payment first basis sa online shop. Tingin nyo guys, paano mag-gain ng isang online shop ang tiwala ng clients. Once na sinabing, we are payment first basis, ma'am, pag nag-place ka ng order. Okay? So guys, kung tingin nyo yung video ko na to ay makakatulong sa inyo, tara guys, panoorin nyo lang. So, meron akong apat na tips paano natin mag-gain ang tiwala ng mga kliyente once na sinabi natin na or once na nalaman nila na as an online shop, payment first basis tayo. Okay? So guys, ang number one, kailangan meron tayong trustworthy na Facebook page. So kasi guys, online tayo. Meron man tayo na physical store, home base man tayo, or may pwesto man tayo na inuupahan, sa online shop, hindi naman yon makikita ng ating mga kliyente. Pero lalamang yung mga malapit sa atin na nagwo-walk-in. Pero sa online, kaya nga tayo nag-online, diba? Guys, para ma-reach natin yung mga clients na nasa ibang lugar. So, kung makikita nila na trustworthy yung ating Facebook page, doon pa lang guys, isa yon sa pwedeng maisip nila na pag nag-place kami ng order dito, mukhang katiwa-tiwala na. So, isa yon guys, na yun yung unang-unang makikita nila kapag yung ating Facebook page ay katiwa-tiwala na. So, kailangan para maging katiwa-tiwala ang ating Facebook page, kailangan guys, updated tayo doon. Nandun yung ating mga products, nandun yung ating mga proof of shipping, nandun yung mga clients feedback. So yon guys, kasi tayo, di ba, bilang mga shoppers din, pagka naghahanap tayo ng mga products na gusto natin online, nagbo-browse tayo ng page. So doon, kapag attractive, kapag updated, tapos nakapost doon yung mga proof of shipping, yung katunayan na legit yung isang page, mas nagkaka-interest tayo. So guys, sinulat ko na. Wait. Ang number 2 ko guys, respond to customer inquiries efficiently and without delay. Okay? So guys, yung pagiging maagap ba sa pagsagot ng mga inquiries ng mga clients. So number 2 yon guys. Kasi, halimbawa, yun nga, nakita nila, wow, ang ganda ng page na to, mukhang katiwa-tiwala, magbo-browse ako. So nakuha na natin yung interest ng ating kliyente, so magme-message yan. So once nag-message si client guys, so kailangan ng response agad. Kasi kung hindi, parang maiinip naman. So kahit naman tayo, di ba, shopper, kapag interesado tayo dun sa isang product, so nag-inquire tayo, tapos walang sumasagot, maghahanap tayo. So lilipat tayo sa ibang Facebook page o sa ibang online shop na kung saan once na nag-inquire tayo ay sasagot agad. So kailangan pag nag-start yung inquiry ni client, so dire-diretso yung usapan. So yon. So yun guys. So number 3, customer service. So kapag may Facebook page ka, so 'di ba, yan na yung pinakatindahan mo. So guys, kahit sa ang tindahan, kahit naman sa mga mall, kahit saan na nag-offer ng services, so mahalaga yung customer service. So 'di ba, yung number 2 nga, kailangan na maagap tayo sumagot sa inquiry. So pag nag-inquire si client, guys, kailangan na yung attitude natin nandoon. Attitude as an online shop na may customer service. Or yung nandun yung sinasabing customer care. Nandun yung pagiging gentle sa pagsagot sa mga inquiries ng mga clients. So kasi guys, di ba, hindi natin personal na nakakausap si clients. Minsan, ang
pagte-text or yung the way na nakikipag-usap tayo sa, nakikipag-chat tayo sa mga clients, may mga clients na hindi natin alam ang attitude. So, merong mga sensitive dyan. So, dapat doon papasok yung customer service na dapat gentle ka, sensitive ka sa mga sasabihin mo kay clients once na nag-inquire. So halimbawa guys, kasi syempre, yun nga sabi ko nga, through messenger lang tayo nag-uusap. So kailangan mas na-explain mo yung gusto mong sabihin or mas nasasagot mo ng maayos, na papaliwanag mo kay client yung inquiry niya. Go-order siya, di ba? Nambaw, ng invitation o ng souvenir. So, kailangan malaman mo muna kung kailan yung date. Kasi lalo na sa panahon ngayon, guys, pandemic. So, ang mga cargo natin, yung mga shipment days natin matagal. So, kailangan hindi ka muna up to dun sa mapabayad siya. Kailangan mo na kausapin mo si kliyente na alamin mo, yun nga, kung kailan yung date, kung saan, taga saan siya. Once na nalaman mo guys na malayo pa yung okasyon na nakailangan ni client yung kanyang in-order, so pwede yun. Pwede mo sabihin, okay, sige ma'am, since malayo pa naman yung okasyon nyo, much better. Kasi i-explain mo na kung bakit mas gusto natin as an online shop na mas maaga silang mag-place ng order prior dun sa kanilang date na kailangan yung in-order nila o yung item. Kasi syempre, gusto natin na bago dumating yung event na kailangan nila, yung souvenir or yung invitation or yung kahit ano man na in-order nila ay makarating. Ma-receive nila yung item na in-order nila bago yung event. So, once na sinabi ni client na okay, sige, magpe-place na ako ng order kasi matagal pa naman, pero mas gusto ko na mag-ayos, mas maaga. So, much better yun. So, sasabihin niya, so, paano ako magpe-place ng order? So, dyan na. Sasabihin mo in a nice way kasi baka biglang maano si ma'am pag sinabing payment first basis tayo. Pag tinanong ni client, sabihin niya, paano ako magpe-place ng order? Okay, so number 4 guys, napakahalaga, number 4 guys, na kailangan straight to the point, but explains carefully and with honesty, okay? So, kailangan straight to the point tayo guys. Kailangan sabihin natin na, okay, sige ma'am, kung magpe-place ka po ng order, advice ko lang po kayo na payment first basis po kami bago po kami magpasa ng layout for approval. Yun naman yung layout for approval guys. Kung wala pang design, kung wala pang layout si client. Pero kung meron na silang design, meron na silang layout provided, pwede mong sabihin, okay ma'am, kung magpe-place kayo ng order, kung decided kayong mag-place ng order sa amin, advice ko lang po kayo na payment first basis kami before po kami mag-proceed sa printing. Merong mga clients na sapat na malaman nila na yung inyong Facebook page ay legit. Hindi na sila nagtatanong na, ay, ba't ganun? Ba't payment first basis? Paano kami makakasigurado? Merong mga ganong kliyente na madaling kausap. Pero guys, marami rin kliyente na nasa-shock. Totoo, nasa-shock sila guys na pag nalaman nila na payment first basis. Okay? So, dun sa mga kliyente na yun, halimbawa, nasabi nyo na guys na payment first basis, magsisin lang sila. So, kung nagsin sila guys, okay lang yon. Huwag na rin kayong mag-reply, huwag na rin kayong ano, kung sila'y naka-last scene. Kasi, promise, guys, based on my experience, kung talagang mag-order sila clients, after malaman, payment first basis tayo, after masin na sinabi natin na payment first basis tayo, kung talagang mag-order yan, mag-order. Hindi mo kailangan ipilit, hindi mo kailangan i-update ng i-update, hindi mo kailangan i-chat ng i-chat. Mas okay yun guys, yung tipong hindi ka after na mapabayad sila. Sinabi mo lang yun guys na payment first basis kasi yun ang totoo. Tama? Honestly na totoo na payment first basis bago mag-process. So depende na yun kina-clients kung paano niya iti-take yung ganong process. Trust me guys, sila yung babalik. Magme-message at magme-message sila sa inyo na magpe-place sila ng order. Kasi dun pa lang guys, 'di ba? Nakita ni client na hindi ka namilit.
na pagkasabi mo na payment first basis yung online shop nyo, tapos wala na siyang reply, hindi ka namilit, okay? Hindi mo sinabi, oh, sige ma'am, bayad na kayo para masimula na, ganito, ganyan, ganyan. So, walang ganon, guys. Online shop tayo. Hindi tayo nag-aalok nang hindi sila yung unang nag-inquire. So, yun yung payo ko, guys. No? Yun yung pinaka-importante, guys. Once na nagsabi si client na mag-place na siya ng order, straight to the point, guys, with honesty, and explain kung bakit na kailangan payment first basis bago magpasa ng layout for approval or bago mag-proceed sa printing. So, yun. Yun yung mga tips, guys, no, na gusto kong i-share sa inyo kasi matagal na kami sa printing business sa online. Pero ayun, nagigay naman yung tiwala ng mga kliyente. Dahil dun sa apat na tips na i-share ko sa inyo, guys. Okay, number one, kailangan trustworthy yung inyong Facebook page. Number two, kailangan yung pagiging prompt or yung pagiging efficient sa inquiries ng mga clients. Okay? So, number three, dapat may customer service. Okay? Kahit saan tayo abutin, kahit saan tayo dalhin, guys, kailangan nandyan yung customer service. Yung attitude na kailangan nating ibigay sa ating mga customer. Okay? So, number four, kailangan maging honest tayo. Straight to the point na we are payment first basis policy bago tayo mag-proceed sa kanilang order. So yun, guys, no, sana sa video ko na to na naituro ko sa inyo based on my experience, no, based on my experience, sana naturuan ko kayo kung paano, lalo na dun sa mga nagsisimula ng online shop, kung paano nyo mag-gain ang tiwala ng mga kliyente once na sinabi natin na we are payment first basis policy. So yun, guys, no, maraming salamat muli sa panonood nyo sa video ko na to. At guys, kung gusto nyo pa na ma-update sa mga gagawin kong videos, subscribe lang kayo, guys. Pindutin nyo lang yung bell button para every time na mag-upload ako ng videos, so ma-update kayo. So, like, comment, share, and subscribe lang, guys. So, comment lang kayo, guys, kung gusto nyo may mapag-usapan tayo. Okay? So, muli, guys, maraming salamat. And, eto pa nga pala, last. Buti, hindi ko siya nalimutan. So, shoutout nga pala kay Crystal Joy and Javier. So, Neng, hi! Okay, muli, guys. Maraming salamat, and God bless everyone.